masira ang sumpa. Huwag kang mag-alala, Holly. Nagawa tayo ng paraan para mawala yung sumpa. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin nahanap yun. Paano na yan, Elisa? Mukhang hindi na naig ang plano mo. Mukhang mahal talaga ni Mao si Holly. Hindi nagbago ang nararamdaman niya. Kahit ganyan pa ang anyo nito. Wala nang pag-asa. Ganito na talaga tayo habang buhay. Hindi na tayo makakabalik sa pagiging tao! Sir Solomon! Sir, gutom po ba kayo? Gusto niyo po ba ipaghain namin kayo ng pagkain? Mamaya na. Si Holly, nakita niyo ba? Wala kasi siya sa... Diyos ko po! Ano to nakikita ko? Tumabi ka. Padaanin mo ako. Alam mo, hindi ko naiintindihan kung bakit ka umiiyak eh. Para nga dapat ako ang umiiyak eh. Ha? Oo eh, kasi na-discover ko na hindi mo naman pala ako true love. Bakit mo naman nasabi yan? Eh kasi nga, di ba? True love's kiss should break the spell. Ako siguradong-sigurado ako na ikaw ang mahal ko. Ikaw, hindi mo naman ako true love eh. Kaya yun, hindi tuloy na-break yung spell. Paano naman hindi magiging true love yung nararamdaman ko para sa'yo? Eh, lagi nga kitang naiisip eh. Tapos ayaw ko nasasaktan ka. Tapos lagi kita gustong makita. Ngitian mo lang ako, okay na. Kasi mahal kita. Talaga? So, Holly, will you be my girlfriend? Tinatanong mo ako ng ganito yung itsura ko? Hindi ka ba nagto-turn off? Hindi. Bakit? Kasi kahit ano pa ang itsura mo, ikaw pa rin si Holly, ang babaeng mahal na mahal ko. May paparating. Yung papa ko, magtago ka dali. Hindi ako magtatago. Haharapin ko siya. Magtago ka nga. Magkas talaga ng ulo mo. Sir Solomon, alam ko na po yung sekreto ni Holly. Ngayon alam ko na kung bakit overprotective kayo sa kanya. Pero wala po kayong dapat alalahanin. Ligtas po yung sekreto niya sa akin dahil mahal ko po siya. Bata ka pa, hindi mo alam ang mga sinasabi mo. Sa huli, sasaktan mo rin ang anak ko, kaya umalis ka na! Papa, wag! Kapag kumalat ang tungkol kay Holly ng dahil sa'yo, kagamitin ko lahat ng kayamanan ko para sirain ka at ang pamilya mo! Noon, hinahayaan ko lang paghihiganti mo dahil alam ko nasaktan ka ng talikuran ka ni Solomon. Pero napakatagal na panahon na ang lumipas. Hindi kaya't panahon na para magpatawad ka, Elisa? Baka nakakalimutan mo, Elisa. Tayong mga diwata, tagapag-alaga ng kalikasan. Hindi tama yung ginagawa mong naninira ng buhay ng may buhay. Pero kailangan yung pagbayaran! Hindi ba sapat ang pagdurusa ni Solomon at ng kanyang pamilya? Kulang na kulang pa. Kaya hindi ako pwedeng tumigil. Magbabago rin yung Mao na yan. Lalabas ang tunay niya na kulay at iiwan din niya si Holly. At pag nangyari yon, may kita ni Solomon ang sakit na idinulot niya sa akin. Ganon din kasi ang magiging pagdurusa ng anak niya dahil sa taong hindi siya kayang mahalin. Ayaw pa talaga umulis ng lalaking yan? Papa, mabait po si Mao. May isang salita po siya. Mapagkakatiwalaan po natin siya. Solomon, nakita mo naman, tinanggap ni Mao at pinakitaan ng pagmamahal ang anak natin. Kulang pa ba sa'yo yun? Paano kung pakitang tao niya lang yan? Pero paano kung totoong lahat ng yun? Anak, mahal mo rin ba siya? Opo, Mama. Solomon, may pagkakait mo ba talaga sa anak natin ang pagkakataong sumaya? Pagtawanan mo na ako kung gusto mo, pero alam ko sinasabi ko. Hinampas talaga ako nung walis na pumatid sa akin.
Aminin mo na, ang hirap talagang paniwalaan ang sinasabi mo. Di ba nga may dalawang lalaking tagaybayo na hinahabol ron ng halimo na matagal nang usap-usapan dito sa lugar natin? Alam mo, napaka-superstitious ng mga tao dito ha. Hindi nararapat si Mau dito. Ibalik na lang natin sa Maynila. Does this have anything to do with the fact na nililigawan ni Mau ang anak ni Natalie? I just want what's best for our son. Hindi ganun ang dating sa akin, Mario. Sorry, pero parang gusto mong ipaglayo yung dalawa dahil hindi ka makamove on kay Natalie. Isipin mo nang gusto mong isipin. Tutal, lagi naman akong mali para sa'yo. Oriel! Holly? Bumaba ako agad nung nakuha ko yung text mo. Akala ko hindi ka na pababalikin ang papa mo sa school. Akala ko din eh. Pero nagbago yung isip niya. Totoo ba lahat ng sinabi mo tungkol sa nararamdaman mo para sa anak ko? Kaya mo bang panindigan yun? Opo, sir. Sige. Iimbitahan kita sa bahay namin. Kailangan mo makilala lahat na importante sa buhay ni Holly. Kung gusto mo lang naman, walang pilitan. Sasama yan kung mahal ka niyan talaga. Yung kotse? Nagsalita? Huwag kang matakot. Isa siya sa mga nag-aalaga sa akin. Kung sasama ka sa amin, makikilala mo silang lahat. Let's do this. What? Tara na. Kamusta, Mau? Hello. Holly, lahat ba ng gamit dito kayang kumilos at magsalita? Hindi naman lahat. Pili lang. Ito si Ate Mary. Ito si Kuya Teroy. Ito naman si Kuya Sarge. At yung kanina naman si... Kuya Potpot. Uy! Peace tayo ha, kahit hindi maganda yung una natin pagkikita. Kailangan talaga sabihin? Pasensya na ha. Pero hindi ko lang kasi maintindihan eh. Hindi ito yung una nating pagkikita. Hindi. Naaalala mo ba nung sinubukan mong puntahan si Holly? Tapos, biglang may humampas sa'yo, dun sa dilim. Kami yun ni Teroy eh. Pero yun lang naman yung ginawa namin. Itong si Sarge, hinagat ka pa. Okay lang yun. Alam ko namang ginawa niyo lang yun para protektahan si Holly. Kalimutan na lang natin yun para pwede na tayo maging magkakaibigan. Yay! Salamat sa'yo, Mau. Na, kilala mo na si Mau sa mama mo. Holly? Buhay pa ang mama mo? Kanina ka pa niya hinihintay. Mau, alam mo ang pinagdaanan ng anak namin. Hindi siya gaanong sanay sa mga tao. At hindi madali para sa amin na ibigay ang tiwala namin sa'yo. Kaya sana, huwag mong baliwalain to. Ingatan mo anak namin. Huwag mo sanang kakalimutan. Ngayon lang umibig ang anak namin. Kaya sana huwag mo siyang sasaktan. Ma'am, alam ko pong malaki po ang kasalanan ng daddy ko sa inyo. Pero gusto ko lang po sanang i-reassure sa inyo na hindi po ako katulad ng daddy ko. Hindi ko po yun magagawa sa anak ninyo. Dahil mahal ko po siya. At papatunayan ko po yun. Tutulong po ako sa paghahanap ng paraan para mawala yung sumpa ng Diwata Elisa. Mau, sinabi ko na sa'yo, di ba, hindi mo na kailangan hintayin yung paglubog ng araw kasama ko. Hindi ko nga kailangan gawin, pero gusto ko. Holly, may isa pa rin akong tanong na hindi mo pa nasasagot. Ano yun? Yung tungkol sa pagiging girlfriend ko.
Kung kaya mong magkaroon ng isang girlfriend na katulad ko. Oo. Pumapayag na ako. Yes! 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 Woo! Yes! Sabi niya eh. Holly. Holly, promise ko sa'yo, hindi mo pagsisisihan ang desisyon mo. Nandito lang ako, Holly. Sigurado ako pauwi na yon si Mao. Salamat. Alam ni Mao kung anong oras ang hapunan dito sa bahay ko. Bakit tahimik? Anong problema? Lilipas na nito, Ma. Oh, Lola. Tama, iho. Halika na. Kain na tayo. Hello po. Hi. Sige na, Ma'am. Tara. Hi. Ah, bago po lahat, may gusto lang po sana akong sabihin. Ano? Girlfriend ko na si Holly. Talaga? Ano? Hindi mo na ako nirespeto? Magkaka-girlfriend ka na rin lang? Doon pa sa anak ng ex-girlfriend ng daddy mo? Mariel, pwede ba? Move on! Matagal na namatay si Natalie. Ma, alam mo naman kung gaano kayo kaimportante sa akin, di ba? Pero sana naman maintindihan mo ako. Mahal ko si Holly. Mahal? Yan ang idadahilan mo sa akin? Love? Love doesn't last. And I should know. Pareho lang tayo, Mariel. Pag nasaktan tayo, kahit ilang taon pa, hindi nawawala ang galit sa ating puso. Mukhang may nahanap na akong makakasangkapan ko. Magagamit kita, Mariel, sa binabala kong paghihiganti. Ginagawa mo! Mao, ikaw ba yan? Kulay mo siya! Holly! Holly! Okay ka lang? Nobody touches my girlfriend, okay? Ngayon, kung may mambabuli pa sa kanya ulit, ako makakalaban yun. Naintindihan niyo yun? Let's go, Holly. Mao, salamat pala sa pagtatanggol mo sa akin kanina, ha? Dapat lang naman talaga gawin ko yun, eh. Boyfriend mo nga ako, di ba? Hindi ko papayagang saktan o takutin ka ng kahit sino. Mabuti pa, pag-usapan na natin kung anong gagawin natin para malaman natin kung paano natin sisirain yung sumpa sa inyo ni Diwata Elisa. Mau. Mau, nagawa na kasi yung lahat ni Papa, eh. Walang nangyari. Pero nangako ako, eh. Nangako ako sa'yo. Natutulungan kita. Kung hindi ko naman magawa yun, di ko nang use ko sa buhay mo. Malaki, Mao. Kasi pinapasaya mo ako, eh. Tapos, kapag magkasama tayo, lagi mo ako pinapangiti. Simula pa lang yun. New goal. Kailangan mapangiti kita. Tatlong beses sa isang araw. Holly. Thank you. Alam mo ba?
alam mo ba, ngayon alam ko na ang lihim ng puso mo. Pangako ko na hindi ako magbabago. Biglang nabura ang mga alinlangan ko dahil nagkalapit ang damdamin natin. Nais lang na makita ko ang ngiti sa labi mo. Alam mo ba pakiramdam ko? Swerte-swerte ngayon, hawak ko ang iyong kamay. Gusto ko na ikaw ang laging kasama ko sa pagsalungkap bagong kabinatan ng buhay ko. Prof Navarro. Katatapos lang ng meeting ko sa lola mo. Masaya ang Board of Trustees. Umabot daw kasi sa target amount yung mga donasyon na natanggap ng school galing sa mga alumni na nakapanood nung performance ninyo sa homecoming. Oh, good news naman pala yun, sir. But I have even better news for you. Nire-request ni Dean na kayo na rin napakantahin para sa Foundation Day. Oh. Pero, Holly, may papakiusap lang sana ako ulit. Baka naman this time, pwede ka nang sumali sa pagpa-perform ng banda. Narinig ko kayo ni Mau kanina. Your voices sounded good together. I-share nyo naman sa buong school. Prof, ano kasi? Iniisip lang ho ni Holly yung curfew niya. Eh, kailangan kasi niyang umuwi sa kanila by 5 p.m. Ang alam ko, hapon pa magsisimula ang program para sa Foundation Day. Baka naman pwede kang pumunta kahit isa lang. Mag-duwit kayo ni Mau. Pagkatapos naman, pwede ka na umuwi. Ano, Holly? Pwede ba? Sige po. Kung okay lang pong isa lang po yung kanta. Sige, sasabihin ko kay Dina, pumayag na kayo, ha? Matutuwa yun. Again, see you. Thank you, Po. Thank you, Po. Mau, totoo ba to? Kakanta ako sa harap ng buong school. Parang panaginip lang. I-enjoy mo lang ang panahong masaya ka, Holly. Dahil di rin magtatagal yan. Ma? Babalik na kayo naman nila ni Dad? Ako lang. Na okay lang naman siguro dahil wala naman yata makakamiss sa akin. Ma, ba't mo naman sinasabi yan? Siyempre naman, mamimiss kita. Talaga lang, ah. Mamimiss mo ko kahit na busy ka dyan sa girlfriend na anak ng ex. Ma! Stop it! Alam ko, anak, I sound so unreasonable, okay? But please, just give me time. Makakapag-adjust din ako. At matatanggap ko din na anak ni Natalie ang girlfriend mo. Thank you, Ma. Tahimik ka ngayon, ah. Nakakapanibago. Nakakahinayang lang kasi, Holly. Hindi man lang kayo nakapag-bonding ni Mommy bago siya makapunta ng Manila. Alam mo, ilang araw mo nang ginagawa yung 3 smiles a day challenge mo. Baka dapat siguro ngayon ako naman yung sumubok. Pwede ka naming tulungan dyan, Holly. Wow! Ibang klase rin talaga itong mga sapero natin, no? Eh, teka, ano bang gagawin natin? Nung bata ako, pinayagan ako ng ni Papa na manood ng piyesta. Tapos, first time ko nun makakita ng majorette.
Gustong-gusto ko silang gayahin nun. Buti na lang, tinulungan ako ni Ate Mary, tsaka ni Kuya Teroy. Ready ka na ba makita kung paano? Oh, sige. Ready na ako. Oh. Uy! Uy! Oh, dalawang kamay na. Sige lang, Muriel. Lakad ka pa. Uy, okay ka lang? Ayan, yan, yan, yan. Ta-da! Hali, ibang klase ka din talaga, no? Kaya naman, mahal na mahal talaga kita. Ibang klase ka din talaga, no? Kaya naman, mahal na mahal talaga kita. Si Mauya na! Anong kinagawa niya rito? Si Holly? Girlfriend mo? Isang halimaw? Opo, ma. Si Holly yun. Nag-iba yung anyo niya kapag lumulubog na yung araw. Nasaan siya? Hoy, halimaw! Alam ko, narinig mo ako! Tigilan mo na yung anak ko! Ma! Ayuan mo siya! Ma! Mahal ko siya! Naihibang ka ba? Siguro na-hypnotize ka, no? Kaya ka nagkakaganyan! Umalis na nga tayo dito. Pumunta tayo doon sa mga pulis. They know what they should do with the monsters! Ma! Hindi mo ko pinapakinggan eh! Hindi kasalanan ni Holly yung nangyayari sa kanya. Gawa yun ng isang diwata na may galit sa papa niya. Ma, please. Huwag na huwag doon sasabihin ito sa kahit kanino. Mapapahamak lang si Holly kapag mangyari yun. Please, tulungan niyo akong protektahan yung babaeng mahal ko. Huwag mo akong biguin, Maria. Tutulan mo ang pagmamahalan ng dalawang yan. Oh, pangalan ko nakabalik na sa Manila. May problema ka sa sasakyan eh. Mag-i-exam na lang din muna ako. Sabay na tayo umalis. Anong nangyari sa'yo, Maria? At ang dami din yung damit mo? Ma, pagod lang ako, ma. Gusto ko na muna magpahinga. Akit mo na ako. Mau, sigurado ka bang walang pagsasabihan ng sikreto ko yung mami mo? May pagkakataon siyang sabihin yun kay Lola at Daddy kagabi, pero hindi niya ginawa. Mukhang pinagbigyan ako ni mami ngayon. Kaya huwag ka mag-alala. Hindi ko alam kung bakit, Mau, pero kinakabahan pa rin ako. I'm not making things up, Jack. Kahit nga ako, hindi ako makapaniwala eh. Pero nakita ko, halimaw si Holly. At si Mau na nga mismo nagsabi. Dahil daw yun sa isang sumpa. Alam mo, hindi kita maintindihan, Mariel. I stayed with you all these years. Till now, nai-insecure ka pa rin sa samahan natin. Tapos ngayon, ito. It's not about us, Jack. Nag-aalala ako kay Mau. Dahil ang girlfriend niya, isang halimaw. Halimaw si Holly! You're insane. Basta Holly, tatandaan mo. Andito ako sa tabi mo. A standby. Hindi ako baliw. Matino ang utak ko. Halimaw si Holly! Maril, kung may halimaw, ba't walang nasasaktan? Ba't walang napapahamak? Yun ba ang kailangan mo, Jack, para maniwalang may halimaw? Ang may masaktan?
Pwes, huwag kang mag-alala. Kaya kong gawin ng paraan yan. Sena. Bruno! 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 Ate, nakita niyo ba yung aso ko? Nawawala eh. Nakita niyo ba yung manok? Yung nawala eh. Kamusta na kayo, Barry Santo Niño? Halimaw! 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 Halimaw ba? Hindi niyo halimaw ba? Halimaw! Halimaw! Anong ginawa mo sa Barry Santo Niño? Bakit ka nagsasik ng lagim? Pati aso at manok, binalabog mo? Patawad po, mahal na Reyna. May mga kailangan lang po kasi akong patunayan sa mga tao. May mga kailangan lang po akong kumbinsin. Hindi na po mauulit. Patawad po. Estudyante po ng St. Julian, yung halimuna ng gulo sa Barrio Santo Niño? Pero walang gusto maniwala sa akin eh. Miski nga anak ko eh. Pakiramdam niya, nilalayo ko lang siya sa girlfriend niya. Si Holly po ang halimaw? Hindi ba ikaw yung napagkamalang kong nililigawan ni Mau? Naniniwala ka rin sa akin? Actually po, matagal ko na pong suspensyong may kakaiba dun sa Holly na yun eh. Kailangan ko silang paghiwalayan. Gusto niyo po ba tulungan ko kayo? Kaya lang po, sinubukan ko na pong agawin si Mau kay Holly pero... fail po. May naisip akong ibang paraan. May kilala ka ba na gusto mag-sideline? Gusto ko yung hindi mapagtanong. Yung susundin lahat ng inuutos ko at mapagkakatiwalaan ko. Meron po. Kinakabahan ka na, no? Eh, nasa tabi mo lang naman ang napaka-gwapo at bait mong boyfriend. Hindi ka lang kakabahan. Ha, nagulat ka, no? Akala mo sasabihin ko sa'yo na hindi ka dapat kabahan kasi magaling ka na. Eh, alam mo na dapat yun eh. So yung... hindi na lang obvious yung sasabihin ko sa'yo. Sandali lang. Obvious din naman pala nagwapo ako. So, ano ko sinasabi sa'yo? Ang hirap din pala sa'yo magseryoso, ano? Seryoso naman ako sa'yo, ha? Huwag ka nang kabahan.